po, Senador Ping Lacson. Good morning, sir. Good morning, Sian. How are you? I'm okay, sir. Bago namin kayo umpisahan ni RG at saka ni Adrian, kumustahin lang muna namin kayo. Sir, ano yung pinagkakaabalahan nyo pagkatapos nyo ng Senado? Kumusta kayo ngayon? Ah, siyempre, ano, yung konting agri-farming, yung aming modest na maliit na farm dyan sa Cavite, yan ang pinagkakaabalahan. Plus yung may konting negosyo rin na pinagkakaabalahan. Farmer Senator Ping pala. Oo. Sir, sisimulan ko na po, no. Nabasa ko po kasi yung tweet tungkol dito sa ayuda para sa kapos ang KITA program or AKAP. Bilang eksperto po sa pagbabantay po ng budget, dahil sa mahaba ninyo na rin karanasan bilang senador, kailan po ba maituturing na insertion ang isang budget item at ano ho ang hindi maganda sa insertion? Nagsisimulang insertion actually sa amendments, ano, sa both houses, Senate saka sa lower house. Diyan yung pag dumating na yung period of amendments, nagpapasok na yung mga insertions. Hindi naman masama yung insertion kasi ang isang tawag diyan nga amendments kasi kapag nakita mong mas kailangan na isang ahensya, magre-realign ka ngayon, i-amend mo yung General Appropriations Bill. So wala masama doon. As long as ang tinatawag nating dalawang klase kasi ng amendments eh. Institutional at saka yung individual. Ang masama, ang pinag-uugatan ng corruption, yung individual amendment. Kasi pumapasok yung personal interest. Medyo nasisira yata yung audio niyo, Sen. Hello? Senate. At sa approved na version ng House at approved version ng Senate. Pero pagdating sa bicam, kaya tayo nagba-bicameral conference kasi yung disagreeing provisions, maski anong bill, hindi lang sa budget bill, ano, budget measure. Yung mga disagreeing provisions, meaning nagkaiba yung version ng House at saka yung Senado, dyan nire-reconcile sa bicam. Ang nilabasan sa AKAP, wala naman doon sa approved on third reading o yung tinatawag na House version at saka Senate version ng General Professions Bill, eh biglang sumulpot doon sa BICAM. Eh sa BICAM, alam naman natin siya yan, di ba, Adrian? Meron na rin kayong karanasan dyan at saka meron na rin kayong kaalaman. Yung bicameral conference sa budget, walang minute. At ito'y hindi dinadaluhan, hindi covered ng media ito. Walang pwedeng nando sa loob ng kwarto, kundi exclusive para doon sa mga members ng bicameral committees ng both houses. So doon, maraming pwede talaga mangyari. Wala namang illegal doon sa pag-insert o pagsulpot bigla ng isang item budget. Pagdating sa bicam, wala namang rules o wala namang batas na nagsasabing bawal yun. Ang masama, yun nga yung trust. Kasi kung mayroong mutual trust yung House at saka yung Senado, wala magsisingit. Ang nangyari pa sa AKAP, parang palihim, parang sneaky yung pagka-insert. Kasi itinago ito eh. Nakaanando sa ilalim ng budget ng appropriations ng DSWD. Pero parang naka-insert siya after doon sa quick response fund, yung QRF na sinatawag. Doon na pasingit. Eh, ang kukunti lang nakakaalam eh. Bakit kukunti ang nakakaalam? Doon ngayon lumabas yung suspicion na ang nakakaalam lang nito yung mga proponent. Sa Senado nga, wala nga silang kamalay-malay na meron palang tinatawag bigla na AKAP, no, as an item sa budget ng DSWD. Doon nag-ugat yung kontrobersiya. Kung natatandaan nyo, di ba, nung una, nagkaroon pa ng kontrobersiya yung nadagdagan yung lumobo bigla yung unprogrammed appropriations, no? From 281 originally, biglang naging 731. Eh bakit tayo nagdagdag sa unprogrammed appropriations? Eh samantalang standby appropriations yun eh. Pwede mo lang gamitin yung unprogrammed fund or appropriations kapag una, may accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa tayo ng tax law. No? Para mapondohan yung tinatawag na unprogrammed. Kasi unprogrammed nga eh. At pangalawa, kung meron lamang sertifikasyon yung national treasurer na meron available na pondo doon sa national treasury. Eh bakit? Ina-anticipate ba ng House nung in-increase nilang bigla ng lumobo ng mga 450 dinagdag eh?
Billion, ano, hindi million. In-anticipate ba na tayo magkakaroon ng budget surplus? Eh, never pa sa history ng ating bansa na nagkaroon tayo ng surplus sa budget. Ano. Tatlong klase kasi yung budget sa Adrian, ano, Sian. Yes, sir. Na ito yung tatawag na surplus budget, balanced budget, at saka yung deficit budget. Ang Pilipinas, mulat sa pool, lagi tayo nasa deficit budget. Yun ang ating umiiral dito sa atin. Muntik na tayo magkaroon ng balanced budget ng mga mid-1990s, panahon ni FDR. Hindi dahil sa maganda yung collection ng ating revenues, tinatawag na tax revenues o kaya yung non-tax revenues, ano? Kundi maraming binenta na asset ng gobyerno, si FDR, kung natatandaan ninyo. Yung Port Bonifacio, binenta yon, ano? Pero ang purpose noon, para ma-modernize yung ating AFP. At marami pang ibang mga assets ng gobyerno na binenta. So, muntik na tayo makaabot doon tinatawag na balanced budget. Unlike sa ibang bansa, na nagsa-surplus pa sila, lamang pa yung kanilang revenue, yung income ng gobyerno, kaysa sa kanilang expenditures. Kaya meron pa silang tinatawag na surplus. Tayo, never pa tayo nakatikim. So bakit mo dadagdagan yung unprogram appropriations? Ano? Now, balik tayo sa AKAP. Ang naging suspicion tuloy sa AKAP, gagamitin sa PI, doon sa pagpondo doon sa pirma, sa signature campaign. Kasi nga, ang kung sino lang nakakaalam noong AKAP, yun lang ang pwede mag-access. Diba? Kasi kung hindi mo naman alam, paano ko mag-access? Unlike yung mga ayuda tulad ng TUPAD, AIX, EMAIT pa. Yan, alam na mga senador. Katunayan sila mismo. At ito pa isang masamang practice ano, lately. Na mismong yung mga legislators na ang nagdi-distribute, namimigay ng pera doon sa mga tinatawag na beneficiaries ng TUPAD, ng AIX. Hello. Hello, Sen. Medyo nasisira po yung signal po ninyo. Nawawala ba? Sorry. Ayan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero, sir, opo, yun nga. Pakiulit, sir. Yun yung medyo meron kayong reservation na kasi ngayon nga uso na eh. Yung mga politician na yung nagdi-distribute. Obligasyon nyo ba yun, sir? I mean, obligasyon ba yun ng mga mambabatas o ng mga politicians? Hindi lamang sa hindi obligasyon. Bawal yun. Kasi... Napuputol si Senator Ping. Pero, teka, Sheila, Sen, patawagan ka uli namin. Ha? Medyo napuputol po, sumasama yung linya ni Senator Ping. Pero, pinatatawagan po natin ngayon kasi nga maganda yung point niya na unang-una. Yung pala, no, RG, Adrian, sa hindi nakakaalam nga, yung bycam pala ay wala ring minutes of the meeting. So, maliban sa closed door discussion siya, wala siyang minutes of the meeting. At saka yung pinopoint out nga ni Senator Ping, yung isa pa, yung pagdi-distribute. Usually nga sa bycam, di ba, parang closed door nga talaga, parang kadadasan ay i-announce na lang sa atin sa media kung ano man yung importante, kung meron mang importante na nangyari doon sa bycam. Kasi yun nga, kung talagang saan ba patungo itong AKAP na ito. Ito, nagbabalik si Senator Ping. Sir? Welcome back, sir. Yeah, sorry. Sir, you were saying about the distribution of the ayudas by politicians. Oo. Balik tayo sa budget process, ano? Kasi apat yan eh, budget preparation. Ito yung tawag na yung budget call, tapos ipiprepare yung national expenditure program para within 30 days after ng opening ng regular session ng Kongreso, isasubmit ng Pangulo yan sa Congress. No? Susunod, yung tinatawag na budget authorization. Dito na papasok yung Kongreso. Ile-legislate, i-authorize yung gobyerno para gumastos ng pera. Pagkatapos, budget implementation, balik ulit sa executive. Tapos yung budget accountability, ito na yung oversight, COA, and everything. Now, hindi lang sa hindi obligasyon ng mga senador at kongresista ang mag-distribute ng TUPAD, AIX, at kung ano-ano pa. Kung hindi illegal yan, bawal yan. Kasi ang papel lang ng Kongreso sa budget process, yung budget authorization o pag-legislate, hindi pwede mag-implementa. Kaya nga na-deklara ng Supreme Court na illegal yung PDAF, di ba?
noong November 2013. Mm-hmm. Dahil yun nga, ang mga kongresista, mga senador na nag-a-identify ng mga proyekto post-legislation, mm-hmm. ibig sabihin, naka-legislate na, meron silang nakalagak na tinatawag na pork barrel. Pagkatapos, ina-identify nila kung anong kalsadang ipapagawa, kung ano yung pagkakagastusan ng kanilang kanya-kanya mga alokasyon o galing sa national budget. Pinagbawal yon. Mm-hmm. So, unconstitutional at saka illegal. So, pero may mga nakausap kaming mayors, kaming dalawa ni Tito Sen, na imbitahan kami na, kasi nga nagkaroon ng usapin tong PI, hinihingi yung aming opinion tungkol sa pirma kasi ginagamit yung mga mayors sa pagpipirme. Mm-hmm. At sinasabay sa pagdidistribute ng IKE at saka nung TUPAD. At kasabay nga na rin nila yung mga kongresista at saka mga senador na sila na mismo namimigay. Pero hindi pa yun ang masama. Eh, ang pinipirmahan, 10,000, ang talaga napapabigay daw, 1,000. Eh, sipo, magpakin mo naman katakot-takot na pera yung nasasayang kasi 10,000 ang naka-allocate. Ibibigay sa di umano'y beneficiary na ang paniwala nila, ayuda sa kanila, yun yung pala, ang pipirmahan nila, yung sa signature campaign na, ito'y kwento ito ng mga mayors, ha? Hindi ko sinasabing totoo at accurate. Pero ito yung binahagi sa amin nung nagkaroon kami ng meeting sa mga mayors, sa mm-hmm. ilang mayors. Mm-hmm. Kumbaga sa ano, sir, naloko na, kumbaga sa ano, nakapanloko na para sa PI umano, tumubo pa. Oo, yun ang pinakamasama. Kasi pinagkakitaan mo na yung pera ng public. Anong publiko? Pera natin yan eh. Galing sa buwis natin eh. Pagkatapos, kakatin mo pa. Kakatkungin mo pa. Mm-hmm. At hindi lang sa halip na baligtad na, okay, kakatapos ako ng 1,000 sa 10,000. Hindi, babaligtad daw eh. Mm-hmm. Ang natatanggap yung sa iba, hindi naman siguro ito pangkalahatan. Ano? Pero at least do sa mga nakausap namin, na mga local officials, meron nangyayari talagang ganon. At ina-attribute nila yung pag-distribute doon sa kongresista o sa senador na present during the distribution. Minsan nga raw, ang mismo nagbibigay na ng cash yung legislator na eh. Eh yun na napakabawal talaga kasi hindi po pwede mag-implementa o mag-execute ng budget law, ng appropriations act, yung legislator. Kasi ang papel lang ng legislator talaga, mag-legislate, magbigay ng authorization. Mm-hmm. Kanya-kanyang papel yan eh. Kaya nga may separation of powers eh. Mm-hmm. At ang distribution talaga, Senator Ping, ay dapat talaga ay siguro yung mga social worker na lang? Hindi, ahensya talaga. Ang dapat nagdi-distribute, kung halimbawa yung AKAP, kung yung TUPAD, ay yun, nasa ilalim ng budget ng DSWD. Dapat ang nagdi-distribute doon, DSWD. Mm-hmm. Ahensya. Ngayon, mga kalsada, mga tulay, mga public, kung ano man yung infrastructure na mga proyekto, ang dapat ang nagpapatupad doon, DPWH o kaya DOTR. Mm-hmm. Kanya-kanyang papel eh. Bakit pangimasukan ng mga kongresista at saka mga senador yung pag-implementa ng budget, tapos na yung role. Mm-hmm. At babalik lang uli ang role ng Congress doon sa tinatawag na oversight. Halimbawa, darating uli yung susunod na budget deliberation, doon na lalabas, kung natatandaan ninyo, di ba kami noon, pagka yung may budget deliberation, mm-hmm. ako inuuriirat ko at binabalikan ko yung mga isa, dalawa, tatlong taon na nakakalipas kung paano ginastos mm-hmm. yung mga budget na mga ahensya. At doon, lumalabas pa rin yung katakot-takot na mga anomalya. Yung bang mali ang sukat sa kilometro, mm-hmm. napakamahal ng bawat kilometro ng kalsada. Yung mga ganon, yun ang oversight naman na tinatawag na budget accountability, nakatulong mm-hmm. yung COA pati yung judiciary kung sakali may ipapile na kaso. Mm-hmm. Pero talaga ang papel lang ng Congress, mag-legislate, hindi mag-implement. Mm-hmm. Kasi ang implementation, iwanan natin sa mga ahensya, kaya nagkakaloko-loko at dumadami yung nakakaltas. Dahil nga doon sa, yan, nakaka-encourage kasi ng corruption eh, pera kasi yan eh. Mm-hmm. So moving niyo yung 2024 national budget natin ano. Okay. Kasi hati-hati yan eh. Meron tinatawag na yung programmed appropriations o tinatawag na regular budget. Tapos merong unprogrammed appropriations, yung pinag-usapan natin kanina at saka yung automatic.
Mm-hmm. Yung automatic appropriations, nag-ugat yan doon sa mga 30 years ago yun eh. Ang nagpasa, ang nagpirma ng batas na yan, si dating Pangulong Marcos, Ferdinand, ano, Edrelin Marcos Sr., na kaya siya nagpirma ng batas na gano'n dahil nagkakaroon na tayo ng utang noon. Ang ang intention talaga ng automatic appropriations law, yung debt servicing lang. Kasi kailangan automatic yun eh. Kasi obligasyon ng basta yun na magbayad ng utang, hindi lamang sa mga foreign lenders, kundi pati yung utang sa loob, yung mga treasury bonds, yung mga ganyan. Inutang sa mga, sa tao, sa mga, sa publiko. Kaya public debt ang tawag dyan. Eh, since noon, nag-evolve na nang nag-evolve, yung automatic appropriations, naiba na yung intensyon. Sa halip na pang debt service lang, pumasok na dyan yung IRA, pumasok na dyan yung kung ano-ano pa mga item. Mm-hmm. Ang masama pa, eh yun nga, yung sa 2023 o 2024 budget, lubobo pa yung unprogram. Bakit nila dinagdagan ng pagkalaki? Anong intensyon? So Sen, yun nga, moving forward, kumbaga hindi naman kayo talaga against dun sa pagbibigay syempre ng mga ayuda sa ating mga kababayan, lalo na kailangan din naman talaga nila yan, lalo na yung mga nangangailangan. So kumbaga, ano yung suggestion nyo na lang, no, pag ganito na yun nga, nagkakaroon pa ng presence ng mga politiko sa mga distribusyon, lalo na ito nga, na may mga dadagdag pa, maaring madagdag na mga ayuda sa ating mga kababayan. Ano yung inyong suggestion? Baguhin talaga yung sistema ng pamimigay. Oh, hindi ako tutol. At saka, sang-ayon ako talaga, nagbigyan ng ayuda kasi marami sa mga kababayan natin kailangan talaga ng tulong ng gobyerno. Kaya nga, bukod sa infrastructure program, meron tayong mga social services. Dito na nga ipapasok yung mga social services, yung pinamimigay na ayuda. Pero, alam mo, sa budget natin, in the course of time, di ba yung 4Ps, napakarami, napakalaki na niyan na pantulong. Mm-hmm. Ang dapat ang intention ng pang social services natin, hindi yun talagang forever na bibigyan mo ng ayuda yung mga kababayan natin kapos. Dapat yun, kumbaga sa ano, teach them how to fish or help them how to fish. Bigyan mo ng fishing rod. Mm-hmm. Ito yung analogy ko lang. Ano? Sa halip na bigyan ng isda, eh bigyan mo ng fishing rod, bigyan mo ng pampain, bigyan mo ng pagyamanin yung mga ilog. Kumbaga sa, para maging masimple yung usapan. So, social services, para hindi manatiling mahirap yung mga kababayan natin. Kaya tama yung 4Ps eh. Mm-hmm. Kaya lang, naabuso nga, kasi bukod sa 4Ps, nagkaroon pa ng katakot-takot na programa. At yung programa, nagagamit na sa politika. Kasi nga, nagdi-distribute na yung hindi na dapat mag-distribute. Ang masama pa nito, hindi tunay na beneficiary sa nabibigyan. Kung sino yung mga anak ng leader, ng politiko, kung sino yung mga tumulong sa kanila ng nakarang eleksyon at hihingan nila ng tulong sa susunod na eleksyon, yun pa nabibigyan. Not necessarily mahirap. Opo. Not necessarily nangangailangan. Kasi nabigyan yun, kasi pinakailaman na nga ng politiko eh. Mm-hmm. Sa halip na yung mga agencies ang nag-distribute, sila yung may database, sila yung mayroong files kung sino yung talagang kapos yung kapos palad ano, at saka kailangan ng tulong. Pero nangyayari nga, kasi nabahira na ng politika, hindi na dapat ang nabibigay yung ayuda, hindi na dapat doon sa mga dapat bigyan, kundi doon sa gusto nilang bigyan. Oo. Yun ang masama. So, hindi talaga na-achieve yung purpose. Opo. Pag ganun pala, Sen, pwede palang ireklamo yung mga politiko o kaya pwedeng i-criticize yung mga politiko na nagdi-distribute ng mga ganun, ano? Pwede. Ang problema, sino magre-reklamo? Eh, yun ang naging kalakaran sa atin, ano? Parang panandalian na lang yung kasi naging, ano eh, naging parang chicken and egg situation. Mm-hmm. Kasi yung mga butante, na-appreciate nila yung mga politikong namumudbod. Hindi nila alam na yung binimimigay sa kanila, pera rin nila yon. Na okay, perang dapat sa kanila talaga mapunta rin. E tinatanong nilang utang na loob. At ito naman politiko siyempre, nakikipag-compete na ngayon sa mga namimigay. Pag hindi ka namigay, baka hindi ka maboto. So yun ang sumama na sumama yung kalakaran. Kung kalakaran lang ng budget, ang tungkol sa budget, napunta lang sa dapat puntahan, napaka siguro asenso na ang Pilipinas. Mm-hmm. Yung sa 2024, ano, yung sa regular budget, out of the 5.76 trillion,
yung program of professions na talaga ito yung pang-development ano? At saka social services. Mahigit na 4 na trillion, meaning nasa mga 70% ng entire budget yung appropriations sa app, eh, dyan sa program appropriations. Mantakin nyo lang, kung isipin nyo lang kung 1/4 niyan ay nawawala. At ito, sa tingin ko, mabait pa tayo magsabi na 1/4 lang o 25% ang nawawala sa corruption. Easily, mahigit 1 trillion yung nawawala na kagad doon sa 4 trillion. Huwag na natin sabihin yung automatic appropriations, huwag na natin isali na muna yung ang program of professions. Dito na lang muna tayo, out of the 5.76 trillion, yung 4.02 trillion na para sa program, ito yung actual na perang gagamitin sa infrastructure, sa social services, mga pangsweldo. E pati yung pangsweldo nga, di ba? Alam din naman natin, may mga ghost employees, may mga 1530, lalo sa mga talamak din yan eh. So, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi naman 4 trillion talaga yan. Kasi yung ibang pasweldo, sinusweldo naman talaga. Eh, maski sa pasweldo, may corruption din eh. Oh. So, yun nga, conservative estimate, mawalan na lang tayo ng 1/4 o 25% do sa 4 trillion. Eh, taon-taon, nawawalan tayo ng 1 trillion. Eh, ilan yung magagawang programa ng gobyerno dapat pang development para makaahon naman tayo sa kinalalagyan natin na nagkakahalaga ng 1 trillion pesos, katakot-takot na tula yun. Katakot-takot na school buildings yun. Katakot-takot na classrooms. Katakot-takot na kalsada. Katakot-takot na tulay. Para na sa ganun, parang... Kasi ang government, para ring business yan eh, di ba? Uutang ka para invest mo. Para pagtubo mo, bayaran mo yung utang mo, meron ka pang kita. Ano nangyayari? Utang tayo ng utang, kaya lumubog tayo ng lumubog sa utang, pero napupunta sa corruption yung karamihan ng inuutang natin. Opo. So paano tayong aahon? Kasi walang investment. Eh magpunta ka sa ibang bansa, napakaina magbiyahe, di ba? Parang yung mga kalsada nila, patong-patong, hanggang 5 patong nga eh. Tayo, nagkaroon ng pangalawang patong, Skyway, tuwan-tuwa na tayo, naka-Skyway tayo na napaka-traffic din. Kasi kung saan nga napupunta yung pera eh. Umuutang tayo, hindi naman para invest. Umuutang tayo para mabusog yung mga matatakaw. Kayo ba, Sen, naniniwala kayo, I'm sure, namomonitor nyo naman po yung mga nangyayaring budget deliberation at saka ito, yung mga issue ngayon. Kayo ba sa tingin nyo maraming lumusot ngayon na dapat wala sa 2024 budget? Marami. Maraming nakalusot. Yan nga. Yung dalawa lang yung alam natin, ang lalaki eh. Yun nga, sa akap lang, that's 26.7 billion. Eh, yan, sa susunod na budget deliberation, I'm sure, matatakil yan sa pagtatanong, ano, saan napunta, bakit biglang nasingit. Pero after the fact, eh, ang masama kasi sa BICAM, yan, tulad nung napag-usapan natin kanina, walang transparency kasi sa BICAM eh, pagdating sa budget. Dapat ba, sir, kasi, i-revisit? Yun nga, walang transparency, closed door. Yun ang masama kasi nakakalam lang yung members ng BICAM. At ang masama pa, di ba, pagka BICAM, formalities, mag-roll call, mag-o-open, pagkatapos, mag-sususpend yun, ibibigay lang yung task para pag-aralan yung disagreeing provisions ng bawat version sa tinatawag na small group BICAM. Pag tinawag naman small group BICAM, ang nag-uusap na lamang halos yung Finance Committee Chairman ng Senado at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. Tapos pagbalik, halos pirmahan na lamang. Eh, mas malala pa ngayon nangyari nung yung sa amin noon, yung panahon namin noon ni Tito Sen, ni Senator Frank Drilon, na-ratify na. Alimbawa, nakapag-bycam na kami. Opo. Ni-ratify na ng House yung kanilang yung napagkasunduan, yung final version na. Kasi nag-bicameral na eh. Yung Senado, nag-ratify na rin kami. Ito na yung budget talaga. Na i-enroll, tinatawag na enroll bill, na pipirma ng Pangulo, Pangulong Duterte at the time. Eh natuklasan namin. Meron pang siningit yung House na 75 billion pesos.
na wala naman doon siya na-ratify. Nireklamo namin kay Pangulong Duterte. Kami, at ang ginawa ni President Tito Soto noon, ang pinirmahan niya lamang, pinwalify niya yung kanyang pirma sa enrolled bill. Kasi kung hindi naman pipirmahan yung enrolled bill, aabutin tayo ng reenacted budget. Masisisi pa yung Senado. So, ang napagkasundo namin noon, kami, nag-usap-usap kami si Tito Sen, Senator Frank, ako, Senator Hunasan, Senator Ligarda, at yung mga ibang senador. Ano bang maganda natin gawin para hindi masisi yung Senate? At para hindi naman ang napahamak yung taong bayan. So ang pinirmahan ni Tito Sen noon, yung niratify lang ng Senado, kinualify niya. Pagdating sa Malacanang, tinatawag kami ni Presidente Duterte. Mm-hmm. At hindi lang yun, ang natuklasan pa nila, hindi lang pala 75 billion, yun lang nasilip namin na dinagdag after ratification do sa enrolled bill. Yun pala, naging 95 pa. Natatanda niyo, first time na nagkaroon ng veto sa budget na ganong kalaki, 95 billion pesos. Mm-hmm. Kasi minakita pa silang additional na 20 billion na ganun din na hindi na kaligtas pa rin sa amin. So sa pag-scrutinize ng Malacanang yung kanilang mga research team doon, meron pa pala 20 billion pang hindi namin nakita. So mabuti kung gano'n at nakikita. Pero ngayon, dahil yung AKAP, nandyan, 26.7, at napirmahan na ni ni Presidente Marcos yung 2024 budget, nandun ngayon yung sa budget yun. Mm-hmm. Ngayon, ang problema, yun nga, kaya nagkabukuhan, kasi nga lumabas yung issue ng signature campaign. At parang suspicion ito, hindi ko sinasabing ito na yung totoo, pero ito yung suspicion ng karamihan ng kasamahan ko sa dati sa Senate, no? Na yung 26.7 billion na yon, pagpapatuloy nila yung pirma, doon gagamitin. Mm-hmm. Kasi kung konti nakakaalam nun at kung hindi mo alam yung budget, allocation, appropriation, hindi ka makaka-access doon. Wala makaka-access na senador doon. Pero hindi nila alam eh. Ngayon, maka-access na rin nila yon. Kasi nalaman eh. Pumutok na eh. Pero kung hindi pumutok yon, ang pwede lang makakuha doon, yung mga hindi lahat ng kongresista, by the way, yung nakakaalam lang noon. Sen, pero malungkot, hindi ba ano? Napakalungkot si Ann. Talagang nangyayari sa ating budget, yung ating pagbalangkas ng budget. Opo. Sen, eto huling punto bago namin kayo pakawalan, dalawang tanong na lamang po. Ano yung nararamdaman nyo bilang dating bahagi ng Senado sa nagyayari ngayon na balitaktakan sa pagitan ng Kamara ng mga senador at kongresista? Dito nga po sa issue ng People's Initiative, etong Chacha. Unang-una, hindi healthy. Ano? Dapat magkasundo yung lower house at saka yung upper house. No? Medyo lumalim na lumalim at mabuti na lamang
nagkatagpo si Senate President Meigs at saka si Speaker Martin Romualdez doon sa birthday celebration ni JPE, ni Secretary Enrile. At sana magtuloy-tuloy na magkaroon ng dialogue na sa ganun maiayos yung pag-ugnayan. Hindi pwedeng nag-aaway ang Congress, House of Representatives at saka yung Senado. Ang loser dyan, yung publiko, kailangan magkasundo sa magandang paraan, hindi magkasundo sa masamang paraan. Masama rin yung magkasundo sila na tayo na lang makinabang dito, wala na tayong reklamuhan. Ha? Masama rin yun, lalong masama pa yun. Magkasundo, magkaroon ng check and balance, pero sa maayos na pamaraan, yung parang statesman-like, ika nga, o kaya mataas yung antas ng diskusyon. Hindi yung bangayan, kundi yung pag-usapan na maayos. Mm-hmm. Para sa kapakanan ng kababayan natin at sa kapakanan ng bayan. Mm-hmm. Yung pangalawa, yung nararamdaman, pare-pareho tayong nararamdaman yan. Siyempre, na-high blood tayo, na-stress tayo, at saka nagagalit tayo. Pag narinig natin na, misan, di ba, kaya siguro karamihan sa kababayan natin, hindi rin nagbabayad ng tamang buwis, iniisip nila, ba't ako magbabayad ng tamang buwis? Ninanakaw naman nila. So parang ito yung sinasabi ko, chicken and egg situation, na lalo tayong lulubog na lulubog kapag gaganyan ng kaisipan ng nasa gobyerno at saka yung nasa publiko. Mm-mm. Sen, last point, maraming nakakamiss sa inyo sa larangan ng politika. Kayo po ba daw ay makikita nila sa 2025 na magbabalik sa Senado? Actually, si Ann, talagang retirement mode. Ano? Pero tuwing makakarinig ako, makakabalita ako ng ganito, ng pag-abuso sa budget. Kasi alam mo naman si Ann, di ba, for the longest time, talagang iyan naman ang naging advocacy ko. Eh. Kasi yan ang pinag-uugatan talaga ng korupsyon. Hindi naman tayo nag-sa sound messianic. Ano? Pero pag nakakarinig ako ng ganon, parang yun, parang kinakati yung balat ko. Parang nag-iisip na akong bumalik para makatulong maski pa paano. Pero nasabi ko na nga na ang mode ko, retirement mode eh. Mm-hmm. Kasi masarap naman yung pakiramdam na nakapahinga ka. Kasi more than 50 years na rin ako sa gobyerno since nung second lieutenant ako, naging kadeta ako sa PMA. And medyo pang ang iniisip ko, tama na sana kasi siguro nakakontribute na ako. Pero pag balita ako ng ganyan, doon ako parang sa hindi lang kinikilabutan, parang alam mo yun, alam mo yung feeling na sana makatulong ako, sana baka nandyan uli ako makapagbantay sa budget kasi parang ewan ko, halo-halo ang nasa isip. Anyway, ganun lang tayo magtapos yan. Oo po. Pero hopefully we will see you again. For now, farming mode muna. Yes, opo. Sir, we hope to see you again. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Happy farming. Yeah, missing you, Sian. I miss you, sir. I miss you too. At we will see you again. Thank you po. Maraming salamat Thank po. You. Good morning po. Yan po si dating Senador Panfilo Ping Lacson. Oo. Alam mo,